guys, welcome back to my YouTube channel again as Sauti Vlog. So guys, pasensya na kayo kung wala akong na-upload noong nakaraang linggo or buwan. Dahil nga wala nga, ang hirap maghanap ng content or gumawa ng content or mag-isip ng content kung ano yung i-upload mo sa mga susunod mong mga vlog. So, isa pa guys ay medyo nakakaranas po ako ng depression or anxiety. Basta na lang kung ano yung pumasok sa isip ko na alam mo yung pag nasasad ako, pag nalulungkot ako, pag naiisip ko lahat ng mga bagay-bagay na hindi kailangan isipin pero pumapasok pa rin sa isip ko. Nakakaranas ako ng depression or lungkot or alam niyo yun, siguro lalo na ngayon nakaranas tayo lahat pandemic or hindi tayo makagala, hindi tayo makalabas kung saan, hindi tayo agad-agad makapunta kung saan, dahil kung pupunta ka man sa ibang lugar ay kailangan pa ng paraming checkpoint or mga papers na galing sa barangay or quarantine pass. Isa pa, siguro na rin iniisip ko yung aking fiancé dahil na-miss ko sobra yung aking fiancé. Sana mawala na talaga yung pandemic. Isa pa, na-miss ko rin yung anak ko, yung dalawa kong anak na nasa Manila. Kasi tuwing pumupunta ako ng Manila at tuwing umuwi yung fiancé ko, nakikita kami ng aking anak. So ngayon, ang hirap. Twenty-21 na guys, so dapat ang uwi ng aking fiancé ay February. Every February siya na uwi dito sa Pinas para siya magbakasyon, para makasama niyo ako. So every February yan guys, napunta rin ako ng Manila para sunduin ko siya at makikita ko rin yung dalawa kong anak kahit man lang 3 araw. Kasi nga kung dati 3 araw ko lang sila makikita habang nandun ako sa Manila, kasi nga nag-aaral sila, hinihirap ko sila sa kanilang ama doon sa pay. So ngayon naisip ko, ang hirap lang kasi nga nung umuwi yung fiancé ko, pandemic na yon. Marami nagsabi na mahihirapan ang bumalik sa Pinas. Tapos ito na, 2021 na. Namiss ko talaga sobra. Sabi, makaputin na naman ito ng, kasi nag-umpisa mag-lockdown yung Manila kasi mayroon ng panibagong virus. So ang mangyayari, hihintayin naman yung kung kailan mag-o-open yung airport, kung kailan mag-travel yung mga foreigner dito sa atin. Hirap lang kasi dapat nandito na siya sa February. So matagal-tagal ang hintayan. Madami nagsasabi na okay lang yan kasi pinapadalahan ka naman
buwan-buwan. Pero may hindi nila alam. Hindi naman yun eh. Yung tatlong araw na igugol mo doon sa anak ko, kahit tatlong araw lang, masaya na ako. Mahiram ko yung anak ko sa kanilang ama. Masaya na ako. Pero ngayon, hindi ko sila makikita. Nahirap. Naisip ko nga, baka nga may depression ako kasi nga minsan pag nalulungkot ako, bigla na lang tumutulong yung luha ko. Sabi ko nga sa akin, Piansi, baka nga may mild depression lang ako kasi minsan nalulungkot ako or yung mood ko na iiba. Hindi naman galit, yung baga malungkot lang talaga sobra. Yung umaabot sa kung ano-ano yung iniisip ko, pasok yung sa isipan ko. Pero nililibang ko lang sa mga halaman. Pumibili ako ng halaman sa syudad. Pero hindi pa rin sapat, guys. May pira ka nga. Madaming halaman. May mga kapitbahay ka nga na makakausap. Pero iba pa rin yung makasama mo man lang sandali yung anak mo ng tatlong araw or makasama mo yung piyansi mo, makita mo ulit yung piyansi mo, makauwi man lang siya kahit weeks man lang. Pero ngayon sabi ko nga, sana mawala na tong pandemic na to, guys, kasi ang hirap. Kasi nung umuwi yung piyansi ko, pandemic na yun. Umuha siya yung mga requirements dito sa Butuan City. So, ang dami nagsabi sa akin na time, huwag kong pauwiin yung piyansi ko sa kanila, sa bansa nila. Pero, hindi eh. Nahirapan siya dito mag-stay dahil wala na rin ganong ano yung savings niya, wala nang laman yung savings niya. Kumbaga ang gumagamit lang kami ng credit card. So kumbaga yung credit card niya rito sa Pinas ay malapit na expire. Kailangan niya yung i-review doon sa kanila, so kailangan niya umuwi na time. Nade-depress lang ako, guys, kasi nga dahil dito sa pandemic natin, hindi tayo agad-agad makalabas, hindi tayo agad-agad makapunta kung saan. Katulad na lang sa darating na February, dapat siya uwi talaga. Every February siya, every year. Pero hindi niya magawa na yun kasi nga pandemic. May bago na namang pandemic na pumapasok dito sa atin sa Pinas. So parang nahihirapan ako dahil na-miss ko na siya sobra. Miss ko na siya sobra. Hindi lang siya kundi yung dalawang anak. Hindi naman pira, guys, ang nagpapasaya sa atin eh. Kulang. Hindi pira ang nakapagpapasaya sa atin, kundi yung makasama mo yun, yung mahal mo sa buhay, yung anak mo, kahit man lang once a year makikita mo sila, nakamanig mo ba sila, pero hindi na ngayon dahil sa pandemic. Sana mawala na yung pandemic. Pasensya na kayo, guys, kung wala talaga akong ma-vlog or wala akong ma-upload sa aking YouTube channel. Kasi ang hirap mag-content, ang hirap mag-isip. Hindi naman pwede dito mag-content
Gutted ako dito lang sa loob ng bahay. Dahil alam ko, mag-gutted man ako, may magawa man ako gutted dito sa loob ng bahay. Alam ko, marami magsasawa. Sabi ko nga sa fiancé ko, parang may anxiety ako or may depression ako na nararamdaman tuwing nalulungkot ako. Parang gusto ko nang yatang magkaroon ng psychiatrist. So, guys, thank you for listening my journey this pandemic. Thank you sa mga sumusuporta pa rin sa akin at sa mga nanonood sa YouTube channel ko. At walang nagsawang ulit-ulit na panonoodin yung mga vlogs ko, yung mga luma kong vlogs. Salamat sa inyong lahat, guys. And mag-ingat tayong lahat sa panahon na to dahil mayroon ng panibagong pandemic na pumasok sa ating bansa. So, yun lang, guys. Salamat sa pag-intindi ninyo, sa pag-unawa ninyo na wala pa akong may-upload talaga na maayos na vlog.